ito yung pedal niya set. Yan. Kasi yung instruction ng ano, kung titingnan natin yeah. Ito. Magandang araw mga kauto, mga suki natin na subscribers at sa mga bago na manonood dyan, magandang araw po sa lahat. Meron na naman po akong isishare sa inyo tungkol sa kung paano mag-install ng ASB or tinatawag nila na Automotive Student Brake Pedal. Simple lang naman ang pag-install nito. So ayan ito, umpisa natin. Pakita ko muna itong kumpletong set. Kumpletong set na ito ng ESP. Yan, may mga bolt, may mga bracket. Pag binilit nyo to, kompleto na to, may cable na. Ito yung pedal niya, set. Yan. So, bubasahin natin itong instruction niya. Ayan, read the ESP installation manual carefully before used. Watch the do-it-yourself installations video on Facebook. No, hindi na tayo pupunta ng Facebook. Kaya nga, nag-upload tayo dito sa YT, sa YouTube. Dito na sa YouTube. Ito na yung installation instruction natin. So, para sa kaalaman ng lahat, ginawa itong ESB para sa mga bagong nag-aaral na magmaniho ng sasakyan. So, importante kasi ito. Baka kasi malingat yung mga tinuturoan natin mga estudyante. Minsan kasi pag nagpanik yung estudyante, so ang instructor yung mag-brake. Kaya yun ang gamit ito. So ayan, dito na tayo. Dito natin to ilagay. Dito natin i-install yung brake. ESP natin. Hindi dito sa gitna kasi sa gabal. Masyadong sa gabal sa gitna. So dito tayo sa gilid. So ayan, ito yung ano niya. Brake. Dito natin kabit yung kable mamaya. Yung dugtong ng kable. So umpisa natin dito. So ngayon ang gagawin natin, lagyan natin to ng butas, apat na butas para sa bolt. Yan, siyempre gamitin natin yung drill. So ayan, binutasan na natin, pinalagpas natin hanggang ilalim. So kung kayo magawa ng butas ng chassis ng sasakyan, make sure na walang masasagi o ma-damage na parte ng sasakyan, yung mga copper tube o ano pa man, wires. Kailangan secure nyo bago kayo magawa ng butas para sa bolt. Ayan, ito na yung mga bolt niya na extra pero maikli kasi. Kaya bumili tayo ng medyo mahaba-habang bolt para maikabit natin ng wasto, yung higpit sa pedal. Yan, ito yung kable niya. Testing natin to bago natin i-bolt lahat. Kung smooth ba o okay ba yung kable niya. Yan. Kasi yung instruction ng ano, kung titingnan natin ito, ito yung instruction kanina na hindi natin nabasa, yung number 3. Basahin natin. The ESB pedal should not be hard to press. Make sure to properly install the pulley. Ito yung pulley, mamaya sa kabilang brake pedal yon, yung pulley. Readjust if needed. Do not force the pedal. So kailangan smooth lang bago natin ikabit lahat. So ayan, ito tinesting na natin yan. Smooth naman siya. Yan. Nilagyan na natin kanina ng lubricants to. So ito yung pulya niya. Andyan yung pulya niya. So itest muna natin to ng mabuti. Yan. Kung okay ba talaga siya. Yung malambot ba talaga pag apakan. Yan. Pag okay na to, so dudukutin na natin to, ilagay natin sa ilalim. Ipasok natin to sa ilalim ng dashboard. Mm-hmm.
So ito yung dulo niya. Kailangan din natin butasan dito para mailagay natin yung bracket. Yan. Ito, hanapin natin yung bracket dito. Marami siyang extension. Mahaba-haba din itong kable, so panoorin nyo kung paano natin gagawin na hindi siya medyo matigas apakan. Yan, ito yung bracket niya, holder para sa i-bolt natin sa chassis. Mamaya, ito yung mga extension niya, pero hindi na to kailangan. Yan, para to sa kung medyo malayo-layo yung brake pedal. Yan, ito yung mga bolt na mahaba. Yan, ito na yun siya. Ito yung i-bolt natin doon sa chassis, sa baba ng pedal, kasi siya yung holder ng pulya. Kailangan lang secure din natin bago natin to bago tayo magbutas dito. Kailangan secure din sa ilalim kung may masasabi ba o wala. So ito yung position niya. Mamaya, yan, ito yung lagyan ng bolt. Yan, yung holder para sa pulya. So bago tayo mag-umpisa na mag butasan natin tong chassis, kailangan tingnan natin yan. May mga, ito yung pinaka-critical dito na side, kasi may mga steel tube, baka meron ding wiring dito. So kailangan pag binutasan na natin yung chassis, ano, kailangan secure, walang masasagi na wirings tsaka yung mga steel tube. Yan, tapos na rin natin nabutasan at nabolt na rin natin yung bracket. Ito na yung forma niya. So bago tayo magpatuloy, i-instruct ko muna sa inyo kung paano natin ginawa, kung paano natin ikabit yung kable dito sa ilalim ng dashboard. Ito yung forma niya, galing dito sa brake pedal, yung ESB, patungo dito sa ilalim, dito sa gitna. Tapos dugutin natin dito, tapos dugtong, pero mahaba kasi, so kailangan iikutin natin ang kable paikot, tapos sentro sa pedal yung dulo. So ayan, tapos na natin na bolt lahat, tapos na natin na install. So ayusin na lang natin itong kable para hindi makunat, apakan, smooth siya kung apakan natin. So ito na yung forma niya.